Magandang araw mga master, welcome back sa channel natin. Ngayon mga master is may isi-share akong tugas kasi pasaway na tugas to. Maraming nangyari sa kanya. So, isi-share ko yung experience ko sa tugas na to. So, ganito nangyari mga master. Dati, na-workshop ko to, na-video din natin to. So, ilalagay ko na lang sa description yung unang video natin nito nung nag-workshop tayo. Mga siguro isang taon na. Mula nung mga master, nung niripat natin, humina siya. Hindi ko napansin, nag-root rot na pala. So, ayun. Mga ilang buwan, mga lima siguro, limang buwan. Talagang mahina talaga siya. So, nirisoil natin. So, ayun ang nangyari mga master. Nung nirisoil natin is, nag-react. Muntik na mamatay. So, ginawa ko, tinanggalan ko ng mga dahon tapos nilagay ko sa lilim tapos binakyum ko uli. So pagkalipas ng 4 na buwan yun, nag survive siya, nakarecover, pero may mga sangang bumigay. Ito bigay, wala na to, patay na to mga master. So gagawin natin is ito na lang, gagawa tayo ng ibang pa ibababa natin dito kasi pangit kung wala, kasi sayang din yung purma. So, ang nangyari, naka-recover na siya. Lipas ng 4 na buwan. Ang nangyari mga master, nilabas ko siya. Galing sa lilin, nilagay ko dito mga master. Mga 4 na buwan. Na-recover siya. Lagay ko siya sa mainit. Ang nangyari mga master, paglipas ng 2 buwan, ayan ang nangyari. Bumagsak yung stand. Putol yung pot. Ayan, basag. Ayan. Bumigay yung stand. So, ayun, bagsak. Naputol na naman yung mga bagong ugat. Kasi yung unang ugat kasi nun mga master is nangyari, nag-root rot siya. So, nalanta. So, pinutol ko. Andito pa ata yung putol nun eh. Ayan, ito. Ito yung pinagputulan ko dati. Ayan, kaya nyo, malalaki na yung ugat. Nag-root rot pa ha. So, ginawa ko, lalanta na kasi ito. Pinutol ko to kasi maganda pa yung balat dito. So, pinutol ko. So, ayun nangyari. Nag-recover. Ngayon mga master, nalaglag na naman. So, ayun, balik na naman siya dito sa lilim. Tinanggalan na naman dahon. Ayan o. Marami na dahon. Matataas na yan. Ayan. Matataas na. 3 taon na to. O 4 ata. Ayan. Hindi pa siya masyadong buo. So yun nga. Pasaway na to guys. Maraming ano to. Maraming pinagdaanan. Kung makikita nyo sa video, kung titingnan nyo yung unang video natin, yung workshop natin, may paa yan dyan, may paa. Mahaba kasi paa yan. Ngayon, hanggang dito, paa yan. May paa pa ka ganyan. Pero, yun nga, maikli na lang. Di tulad nung dati is nakikita talaga yung paa nya. Ngayon, ma-uproot natin to, matagal pa, para makita yung paa nya uli. Kasi yun nga, pinutulan natin. Ayun o. Mga 3 inches yung naputol dati. So ngayon, natanggal na naman yung mga bagong ugat. Ayun o. May isa pa dun, malaki. Natanggal. Pero ayun mga master, hindi naman siya nag-react. Tinanggalan ko ng dahon. Ayan. Okay naman. Kahapon siya nalaglag. So ayun, hindi naman nag-react. Hopefully, mabilis makarecover mga master. Kasi, ilang taon na to. Saka hindi pa alam na mayari mga master. Actually, hindi sa akin to. Sa kaibigan ko. Nandun sa barko ngayon. Hindi pa niya alam na may nangyari na naman sa tugas niya. Pangatlong pangyayari.
Ayan. Pasaway na to, guys. Kasi so titingnan niya lang yung ano, master, ano yung pinagkaiba nila noon sa ngayon tsaka yung unang workshop natin. Lalagay ko na lang sa description. Tugas bato workshop ata 'yan. Matagalin mga master, mga isang taon na. Siguro mga ganun, mga isang taon. Kasi isang taon pa tayo nagbi-video eh. Mga siguro mga pang 10 video noon, 15. So yun mga master, tingnan na lang sa description. Tsaka share na lang natin dito sa garden mga master. Ayan, wala na yung ibang halaman kasi yun nga, sabi ko noon sa mga naunang video natin, gagamitin tong iriyang to. Bali ang matitira is ito na lang. Ito, ayan. Ito, wala na to, matatanggal yan lahat. Ito, problema namin mga master. Ito, patigi. Kung paano namin ito tatanggalin dito kung sakaling gagamitin yung lupa eh, tsaka yung malaking ano, malaking malawin. Tsaka ito mga master, yung white bill natin, kailangan palitan ng ano, soil kasi ano, huminto. May mga bago naman siyang labas pero kailangan na palitan. Alam ko nagsisimula na mag-root rot yan. So, as long as possible, papalitan natin ng ano yan, lupa. So, ayan. Ito din mga master, yung workshop natin. Hindi ko na video din. Si Taiwan, no, workshop ko to. Kasi baon na yung mga wire, ayan o. No? Baon na baon. Ayun, may nag-crack. Naubusan tayo ng grafting tip. So, plastic. At ito may mga pinawild tayo dyan. Yun na lang yung ginagawa ko ngayon mga master. Direct sa lupa. Cutback. Wire, cutback. So, ito mga master oh. Yung simpako natin. Video ko. Malalaki na. Ayan. Kung mapansin yung mga master, para siyang juniper lang, di ba? Pero simpako yan. Pag nag-matured yan, yung dahon niya is mawala yung mga tinik-tinik sa gilid. Magiging diretso na yan, tulad yan. Sa ibabaw, ayan. Magdidiretso na. Tapos mga aguho, mga cuttings yan, galing dyan sa aguho ni sir. Ayan, nakapagpalaki na tayo. Pero tagalan pa yan. Tapos hindi wala sir. Tapos ito si Lumnit Sira. Nagka problema mga master. Nag-react siya nung ni-repot namin. So hopefully makarecover. Ayan, may mga dahon pa naman. Hindi pa naman totally react lahat. Kasi hindi natin malipat sa lilim mga master kasi napakabigat. Napakalaki ng pot, 30 yan, 30 round. Wala tayong taga, ano, wala tayong kasama magbubuhat. So hopefully mga master makarecover. Ayan o, sayang din. Tapos yung si White Bougainvillea, ilagay namin sa lupa kasi bulok yung puno. So kailangan din palagiin yung mga ugat. Ay, mga pinawal dyan. So mga bantigi ni sir. Ayan. Ang tataba. Pero wala pang dagat mga master. Mga isang buwan na ako hindi nakapagdagat. Yan nga. Panay punta ang dagat pero makalimutan yung ano, lalagyan ng dagat. So hindi tayo makadala. Baka bukas mga master punta ako dagat. So, yun mga master, dito lang muna. Thank you sa walang sawang sumusuporta sa mga video natin mga master. Maraming salamat sa inyo.